time yung nagpalaya sa iyo. Time is the ultimate truth teller, Bea Alonzo 2021. Hindi, saka acceptance, di ba? Acceptance is the key. To freedom. To free yourself. Hello, welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan, pop culture, kajologan at kung ano-ano pa. I'm Jazz. At I'm Dustin. And we are your Kuda Serye host for this episode. Yes, kamusta kayo lahat today? Yun, no? Para ikaw na yun. Kamusta kayo? Kamusta ka, Dustin? Welcome back. Udaan na naman. Hello na. Second episode ko na as your second co-host. Episode. Bali, third na, no? Kasi syempre, yung in-announce mo na co-host ako. Ay, hindi masaya pa rin tayo makamove on tayo. Hindi pa rin tayo nakamove on doon. So, yun. Syempre, ano bang tinagdiriwang natin ngayon? Nakikita ko sa background mo yan, Jazz. Ano naman yung mga nakikinig sa Spotify? Hindi nila nakikita. Ay, oo nga. Hindi nila nakikita. Tayo lang pala nakakakita. Syempre, ngayong podcast episode natin, syempre, dahil June 12 ngayon, ano pinagdiriwang natin? Happy Father's Day. Happy Father's Day. Independence Day, araw ng kalayaan ng Pilipinas. Malaya nga ba ikaw, tayo? Kailan ba just talaga in-announce ang ano? Bakit parang pa-quiz? May history. Ano ba 'yung ano? Ano ba 'yung naiisip mo? Ano ba 'yung naiisip mo kapag na siyempre, di ba, nung bata tayo, laging sineselebrate lagi yan sa school eh, yung araw ng kalayaan. Ano yung memories mo sa celebration ng araw ng kalayaan? Una sa lahat, pag araw ng kalayaan, walang pasok. Yes, tama. At sa araw ng kalayaan, may project ang mga teacher. Doon tayo magagawa ng mga flag na iwawagayway, ididikit sa mga pader ng school o kaya sa bakod. Yun lang ang naalala ko. Pero alam mo yung meaning talaga niya na araw ng kalayaan. Siyempre, hindi pa yun masyadong tumatak sa yun nung bata ka. Pero nung tumanda natin, ganun pa rin, malang pasok. Wala trabaho. Yung pa rin yung tinitingnan mo, long weekend ba? Long weekend. Yun yung kalayaan nating mga empleyado. June 12. So. Walang pasok. Tapos gagawa tayo ng ganap niyan as a friends, di ba? Parang pag June 12 may ganap tayo magkikita, ganyan. Totoo. Pero ano ba yung ano? May history. Kailan ba? Anong year? Sige nga, anong year? Pwede. In-announce sa atin yung ano? In-announce sa atin yung winagayway ni Emilio Aguinaldo, yung bandila ng Pilipinas. Una sa lahat hindi ako magaling sa history nung ano ba yan? Simula elementary hanggang high school. Kasi parang feeling ko binabasa lang siya. Tapos ang hirap matanda ng mga dates. Mga birthday nga, hindi ko matandaan eh. Ako. Basta alam ko, winagayway. Winagayway siya saan? Saan? Sige nga, saan? Sa Kawit, Cavite, kung saan nag-field trip kami nung elementary din. Yes, tama. Winagayway siya sa Cavite. June 12. Bakit parang kang guro? Ano ba? June 12 nga. Favorite ko kasi yung history nung bata ako. And feeling ko kasi very important sa isang nation na yung mga tao, 'di ba? Alam nila yung history ng bansa nila. Ako nung pumunta ako sa Taiwan, doon ako medyo talagang nabilib sa mga tao sa Taiwan. Kasi parang halos lahat sila, alam nila yung ewan ko kung ganun. History nila. Alam nila yung alam yung history nila, tapos yung mga lugar doon, alam nila kung ano yung mga nangyari sa mga lugar doon. Sana tayo din sa Pilipinas. No? Yun nga, no, eventually. Mahirap. Eventually. Parang ako naman din, ngayon na lang din ako tumanda na nagbasa-basa, nanood ng mga historical talaga na documentary. Mm-hmm. Parang hindi pa pumasok sa isip ko lahat nung nag-aaral ako. Sa bagay, ang dami kasi talagang nangyari sa Pilipinas bago natin. Oo, diba? Diyos ko naman. Sobrang ang daming dami. Sumakop.
Yes, ikaw ba nagpasakop ka na? Hindi pa naman siya. Anong bansa? Naranasan mo, naranasan mo na bang masakop? Ako sa'yo? Hindi pa naman ako nasakop. Hindi. Speaking of pananakop, and syempre, pagka-araw ng kalayaan, syempre history, medyo related sa history. Ano ba yung memorable? Ano yung feeling mo yung parang memorable na pangyayari sa kasaysayan? Nakakaguro yung kasaysayan ng Pilipinas. Nakakaguro. Yung, ano yung parang memorable na pangyayari sa Pilipinas na tingin mo parang, yun talaga yung parang doon mo masasabi na nakamtan, nakamit natin yung kasaysayan, kalayaan natin as Filipinos. Medyo tanong to kay Maxine Medina doon sa Miss Universe kung ano yung pinaka nangyari sa bansa. Oo, na nag-change, parang ganun. Oo. Ano ba? Para sa'yo. Ikaw muna, para sa'yo, ano? Sa akin, maraming kasi, since mahilig ako sa history, maraming memorable. Pero feeling ko, pero isa sa akin, yung, para sa akin yung EDSA, EDSA Revolution. Isa siya sa pinaka, parang turning point. Yung recent, pinaka-recent. Isa siya sa turning point ng bansa natin. Kasi parang, nakita mo dun, parang libo-libong tao yung nagsama-sama talaga to really fight for our parang freedom. Ay, sana. Freedom. Diba? Ganun yung... Mm. Tapos parang very parang momentous para sa lahat. Yes. Diba? Mm. Kasi parang even yung mga kasapi dun sa kabilang grupo, parang sumama sila dun sa mga tao na talagang nakikipaglaban for our freedom and yung karapatan talagang pantao ng mga Pilipino. Wow! Na parang, ang lalim. Gets ko, parang buhay na ba tayo ng EDSA? Parang wala pa rin tayong isip. Wala pa rin tayong. Pero alam mo, nakakalungkot lang na nai-invalidate yung mga yun. Gets mo? Oo. Dahil sa fake news. Oo, sa fake news, saka Ang dami kasing itong mga gawa-gawaan na kunya-kunyari ang historian sa YouTube Ang dami talaga. Kaya parang sabi ko, ano ba talagang truth? Saan din na nakukuha yung truth na yun? Mm-mm. Kaya parang ang pero kasi nakatatak na yan natin. Nakatatak na yan sa kasaysayan natin na hindi na mababago basta-basta. And I think maraming naka-experience talaga yung parang ang pangpangit kasi dun sa nangyari dun, yung parang sinakop ka ng kapwa Pilipino mo, parang ganun. Dapat siguro na i-revisit, no? Lalo na sa mga... mas pero mga kasi, bata. Yun nga, parang laging may nasabi nila, parang there's always parang two sides of the story, di ba? Pero yun, maraming magpapatunay ng mga hindi magandang pangyayari nung panahon na yun. Na talagang parang yun yung naging cause kung bakit nagsama-sama yung mga Filipino. And yun, nagkaroon ng revolution. Ikaw ba? Ikaw, ako yung sumagot, ha? Tinaikot-ikot mo yung sagot ko. Hindi, ikaw parang, naman. Siguro same na lang din mo kay Guy. Same na hindi lang kasi din. Nga, hindi ako masyado mailig sa history, di ba? Parang mas interested nga ako minsan sa mga history ng mga ibang bansa. Ibang bansa. Pero naman yun, yan. No? Pero I try my best. Wow. Naman. Mm-hmm. Kasi nga mas nood ng docu, ganyan, kesa magbasa talaga. Siguro nung gumanap na, charot lang to. Si Paolo Avellino, charot lang. sorry. Kina-joke lang, hindi. Siguro nga din EDSA Revolution na lang din. EDSA Revolution. EDSA Revolution. Tapos even, siguro maganda rin yung para sa akin yung mga sinulat din ni Jose Rizal. Parang ang dami rin, nag-trigger. Yung mga Gen Z, parang may mga may mga parang ngayon sa TikTok na bakit daw si Rizal, parang kine-question nila na bakit si Rizal ang national hero. Pero kung titingnan mo sa kung titingnan mo kasi sa law, wala naman talaga, hindi talaga sinasabi na si Jose Rizal ang national hero natin. Sobra. Marami sila. Oo. Marami silang national heroes. Parang ako, yun yung pagkakaalam ko. Hindi talaga,
ewan ko, we have to check siguro that. Pero, yun yung alam ko eh. Oo, pero medyo mas, medyo sure ako dun na hindi naman talaga si Jose Rizal lang. Marami, marami sila. Na, pero siya yung pinaka. Na nasa ano yun, nasa law ata yun. Sige. Siya yung search. Parang binansaga na gano'n. Oo, ma-isa-search mo. At baka yun. Tayo ima ano. Oh, baka nagsasabi lang tayo ng fake news. Pero medyo sure naman ako ng konti. Medyo sure ako ng konti. Pero te, ang tanong ko sa'yo, okay, may baka may next question. Sige, ikaw muna. Mukhang may tanong ka eh. Paano mo na a-apply sa buhay mo ngayon yung pagiging malaya? Parang, ramdam mo ba na, kasi parang yung pinag-usapan natin na yung Pilipinas as a country na malaya. Pero ikaw ba sa sarili mo, tingin mo, malaya ka as a person? As a person, ang hirap ang tanong. Feeling ko kasi ano, para sa akin walang absolute freedom. Parang ganun. Malaya kang ano, malaya kang gawin yung mga ano mo, mga gusto mong gawin, pero at the same time, may restrictions ka pa rin eh. Kasi ano, kailangan mo ring isipin na yung freedom mo na ine-enjoy mo ay yan din yung freedom na ine-enjoy ng ibang tao. So kailangan mo yung respeto. Para kasi sa akin, yung freedom, may boundaries pa rin siya. Hindi talaga siya absolute, 100% na free ka na. Yes. Gawin mo kahit anong gusto mong gawin. But freedom, it comes with responsibility and yun, may responsibility ka and respect sa ibang tao, di ba? Ikaw ba? Mm-hmm. Oo, parang feeling ko magiging sobrang malaya ako kapag marami akong pera. yung kaya mo gawin yung mga bagay na hindi labag sa batas pero mas marami kang kayang gawin pa. Parang gets kayo sinasabi mo na hindi nga absolute kasi may mga rules tayong sinusunod na I think tama naman din. Kasi yun nga, para yung environment naman kasi yung society, mayroon kang mga coexisting na mga tao na yes. Dapat yun nga yung boundaries. Pero ayun, feeling ko, kailangan mo rin i-consider yun. Oo, feeling ko yung nagre-restrict lang. Feeling ko malaya naman ako. Nagagawa ko naman yung mga ibang gusto ko gawin, yung mga dapat kong gawin. Pero feeling ko, mas malaya ako kapag marami akong pera. Oo, totoo. Eh, kasi yes, parang, siguro isa sa parang dahilan kung parang na-constrain yung freedom natin, na gawin yung mga bagay-bagay natin, is yung finances din natin. Yes. May lack of resources, parang gano'n. Tama, di ba? Ikaw ba, ano ba sa'yo yung, para sa'yo, ano ba yung ano, meaning ng kalayaan or ng pagiging malaya? Yung, malaya saan? Kasi parang ang daming pwede rin maging, sabi mo nga, maraming pwede maging meaning, wari, malaya sa pamilya, yung mga ganun malaya sa pag-ibig, yung mga ganun na yung hindi ka na nagpapasakop nga. For example, ako naman, feeling ko naging malaya na ako nung nakagraduate na ako, tapos nung nag-earn na ako ng sapat para sa sarili ko na parang hindi na ako kailangan pang sabihan na ako kaya ko magkaroon ng sarili kong desisyon na malaya yung hindi mo na kailangan magpaalam sa mga... Totoo. Magulang. So, para ano, no? Kalayaan lang. Parang dinedefine mo ba, para sa'yo ba, ang kalayaan also means independence? Oh, diba? Happy Independence Day? Tingin mo. Parang is freedom equal to independence? Oh, Siyempre. Para sa dictionary. Oh, I think. Tingin mo. Oh, ikaw ba? Hindi? Sa akin, ano sila? Hindi sila magka-meaning, pero closely related sila. Parang ganun. Di ba? Parang, ano nga, sabi nga nila, kaya mo namang maging free, pero hindi ka independent. Tingin mo? Magbigay ka ng example kasi medyo natitikal yung utak ko dun sa sinabi mo. Hindi, pwede mo, parang you're free, yun nga, free ka naman na gawin yung kahit ano. Pero at the same time, dependent ka pa rin sa ibang tao. Ah, oo. Ah, diba? Parang hindi lang sa tao. Minsan nga din sa resources. Yun din. Sa resources, oo. Sa capability mo as a person. Capability mo capability. As a person. Capability. Kailan mo ano? Oo. Bawal ka maging malaya sa pagkakamali. And kailan mo na feel? Yung kailan mo unang na-feel na malaya ka?
Yun nga sinabi ko kanina nung yung first time mo na feel yun. Ah, feel na feel ko nung ano. Kasi parang all throughout my ano, kasi nung mga pagka-graduate ko, hindi pa ako feeling ko malaya kasi hindi pa sapat yung kinikita ko noon. Tapos feeling ko na ano ko, nare-restrict ako sa mga bagay na gusto ko gawin basta dahil hindi basta ako ikaperahan talaga ang magpapalaya sa akin. Tapos nung feeling ko nung napunta ako na ng QC nung ako inanirahan mag-isa, may mga marang may mga ginawa ako doon na ah malaya na talaga ako. Parang gets mo na ako na yung sariling decision. Oo. Kasi parang before that ilang years din akong sa bahay lang nakatira. Alam mo yung kahit na may ginagawa akong hindi na nagpapaalam, minsan syempre umuwi ka pa rin sa bahay mo. Pero noon nga nung nanirahan ako mag-isa noon sa QC, may mga ano, ah, doon ko talaga na feel na independent ako. Pero te, nung college din pala, medyo trained ako, trained tayo to be independent. Oo, eh. Kasi ako yun din, hindi yung sasabihin ko. Medyo nakalimutan, kasi parang ano eh, aalis, babalik. So parang ang siguro yung recent memory ko na sobrang free ako at independent ay nung recent na nga na, recent na nag-live alone ako sa ano sa QC. Pero yun nga, doon natin feeling ko mas malaya tayo nung college kasi college. Oo, pero wala kasi pera parang masyado. Siguro yun nga, siguro yung freedom natin parang na-define natin siya sa ano eh, no? Parang kaya nating mamili ng decision para sa sarili natin. Yung hindi mo iaasa yung pagkain mo, hindi mo iaasa sa iba. Yung totoo. Yun nga, college nga. Oo nga, muntik ako na makalimutan kasi 10 years ago na yung college. kailan mo naman na feel just yung ano, yung yes, parang that's... feeling mo ano, di ba na feel mo na na malaya? Kailan mo na feel na hindi ka malaya? After mo ma-feel na malaya ka, kailan mo na feel na hindi ka malaya? Kailan mo na feel na nasakop ka? Ay, syempre nung pandemic. Mm, yun yung reason ko na hindi ko na feel na malaya. Kasi ako nga, before the pandemic, si Te galang-gala kung saan pumunta, kung anong gusto kong gawin, kung kaya ng kapasidad, capability ng kaperahan. Gagawin ko, pupuntahan ko. Pero yun yung talagang na-feel natin na talaga na. Oo, ito talagang, ako rin, parang yung COVID-19 talaga na pangyayari. Yung talaga yung parang feeling mo, na-restrict ka sa mga gusto mong gawin. Tapos parang kinukulong ka lang talaga na wala ka kasing magawa eh. Kasi pero hindi rin naman na natin, parang wala tayo, ayun, wala kang magawa. At hindi mo rin, parang hindi, parang lalabas ako. Parang hindi mo rin magawang ganun. Kasi nga, yun din, yung coexisting sa mga tao na kapag gumalagala ka, may mahahawa ka, parang... Ayun. Yun yung pinakamahirap nga nung time. Tapos parang naka-adjust na lang tayo, no? Pero nung mga unat eh, anong na-feel mo talaga nun? Nung una? Ano talaga? Yung parang, ano kayo, nagulat ka. Mm-hmm. Nagulat ka kasi parang, all this time, parang ako 30 years na akong buhay sa mundo na parang, hindi naman ako yung parang napipilitan or parang, na ano, hindi ka pwedeng lumabas, hindi mo pwedeng gawin to. Pero ngayon, parang we are forced talaga na layuan yung isa't isa, forced na magstay sa bahay, forced na ganito lang yung gawin mo, di ba? So, nakakagulat, nakakabigla. Tapos, ang tagal na niya, ang daming pagbabago, ang daming yung impact niya sa sarili mo, bukod sa physically, socially, mentally, nandun lahat eh. So, talagang nasuppress yung parang freedom mo to live ng maayos because of this virus and pandemic. Yes. Diba? Oo. Same naman. Ako din eh. Parang, ang hirap. Hanggang sa walan, ang tagal na kasi natin eh. Naka-adjust na din. Nag-roller coaster na yung emotion. Personal na ano, na feeling mo na, bukod kasi ito parang ano to, medyo physical and ano, society yung ano eh. Pero personal, na feeling na nasakop ka. Meron ka bang ganong feeling? Or meron ka na ba ganong ano, experience? Personal? Mahirap naman. Ikaw? Kapag meron ka, sige. Kapag meron ako? Ang hirap. Wala rin ako maisip. Sige, i-cut out mo na to. I-cut out mo na yon.
Hindi, ano ba? Feeling mo ba kunyari pag nai-inlove ka or parang nagkakagusto ka sa isang ano, nasasakop ka niya? Or nagpapasakop ka? Sa akin, feeling ko hindi yung tao yung dahilan. Parang ganun. Parang ikaw mismo yung nagkukulong sa sarili mo. Pagka yun yung, pagka nandun ka sa feeling na yun, na sa feeling na in love ka, parang ganun. Ikaw mismo yung nagkukulong sa sarili mo. Kaya ikaw rin yung makakaano eh. Ikaw rin yung gagawa. Ikaw rin yung makakapag-let go doon. Makalaya ka doon. Totoo. Parang yun ang nangyayari sa atin ngayon, di ba? Sa Pilipinas. Parang hindi, ganun balik siya. Natin dun sa personal. Huwag mong inayo. Visit ka. O, ikaw. Sige, ikaw. Hindi pa naman ako nasasakop ng SB19. Oh? Charot. Hindi, parang may isang beses na lang siguro na feeling ko, ano. Huwag na nga, no? Siya yung tiyawan siya. Sige, dali. Gusto ko marinig yan. Ano yung feeling na yan? Na parang feeling, yung nga kunya, ano, in terms of sakop. Mm-mm. Yung feeling mo, yung lagi, yung mga decision mo sa buhay, nag, ano, parang lagi may dependent ka na. May kine-consider ka na isang tao o isang bagay. Na parang, ba't ka naiiyak? Hindi, tama. Nagugutom na ako. Yun. Parang, tas ikaw medyo restricted ka na, ano bang, hindi ko ma-explain kasi nalimutan ko na yun. Pero, wow. Parang na-feel ko na yun. Hindi niya kasalanan. Ah, parang kasalanan ko. Oo, parang, nagkulong doon. Tas ako yung parang, naging parang mundo mo siya, ganun. Oo. Totoo naman. Nung nawala, parang nakalaya ka doon sa ano na yun eh. So, paano ka nakalaya? Ano yung, paano mo pinalaya yung sarili mo doon sa ganung situation? Hindi nagpalayaan. Pinalaya naman at nagpalaya. Kasi kahit pinalaya ka na, hindi ka din pamalaya doon sa emotion mo doon eh. Ang unti-unti totoo. Naman. Ano ba tayo doon? Kalayaan na ito. Time yung nagpalaya sa'yo. Time is the ultimate truth teller. Bea Alonzo 2021. Hindi, saka acceptance, diba? Acceptance is the key. To freedom. To free yourself. Parang ano din, parang kunyari nung pandemic, acceptance na hindi ka pwedeng lumabas. May mga bagay na hindi ka na magagawa. Diba? Parang nag-ano din eh. Parang may time, may nabasa rin ako nung mga start ng pandemic na kung ano yung feeling natin. Ngayon kasi ang feeling na daw natin languishing na pwede natin pag-usap. Nabasa mo na may article na yun? Hindi depression, hindi anxiety. Parang nasa middle niya ay languishing yun. Basta isasend ko sa'yo so kasi pwede natin yung pag-usapan kasi ang daming nakaka-feel nun. Pero may nabasa kong article nung start ng pandemic na parang ang nafe-feel daw natin nun ay grief. Nagigrieve daw, grieving. Kasi parang bakit? Nawala, di ba pag grieving ay may nawala kang may nawala bahay sa buhay. Di ba parang lagi natin ganun inaano. Pero noong pandemic, ang nawala sa atin, yung freedom nga na makalabas, na kumain sa labas. Yun, kaya yung nafe-feel natin nun, sadness at grieving nga daw. Mm-hmm. Na parang, yun nga, na hanggang sa nung antagal na natin, di ba parang nag-move on na lang tayo, nag-adjust na lang tayo, inaccept na natin yung fate na yung pandemic, ay yun talaga ang kailangan mong gawin. Parang, ano, dahil totoo. Nga, kaya tama yung sinabi mo na acceptance is the key. Acceptance is the key to freedom. Tama ba yun? Naniniwala ka comment sa below dun, mga kakuda. Kung natutuwa kayo sa usapan na ito. I think gano'n naman din talaga eh. Kasi diba, syempre kailangan mong accept kung once you accept things, diba, parang you learn to let go din yung mga bagay na nagkukulong na, sa'yo. Diba? Ikaw na i-let go mo na. Oo naman, oo. Ganun talaga. Ano yun? Meron talaga? Oo. Tapos na tayo dun sa ganung ano, situation. So, ayun, te. Ano? Ano next mo?
Yung tanong ko naman, anong next ko? Anong ba next mo, teacher? And then, next ko siguro ang question sa'yo is, since na-enjoy mo na yung, ano, yung freedom, kailan mo naman na-feel na parang, or na-realize mo ba sometimes na, or naisip mo ba minsan na, naabuso ko yung kalayaan na meron ako? Oo, te, nung naubos na yung pera ko. Totoo, no? Totoo, parang... then... Uy, teka lang, ano? No? Nung totoo. Time na parang travel ako na linggo-linggo, sabi ko, ay pota, wala na yung ipon si te. Layang-laya, lahat pwedeng gawin. Ubus pera. Doon ko na rin, kailangan kong maghinay-hinay, kailangan ko na. Kailangan mong i-manage yung sarili mo. Kasi ako din, yun, actually yun din sasabihin ko. Kasi parang, nung medyo may kaya ka na, gawin yung mga bagay-bagay kasi medyo may pera ka na. Parang, bili ka naman ng bili, gala ka ng gala, kain tayo ng kain kung saan-saan. Mm-mm. Naubos ang pera ko dahil sa inyo. Ba? Ako din. Na parang minsan kahit wala naman ako, feeling ko nga grabe yung, pero feeling ko na-enjoy naman natin yung youth natin, yung kalayaan ng mm-hmm. youth na. Mm-hmm. Ngayon kasi parang ako ang parang iniisip ko na savings, ganyan. Pero nung time, nung bata pa tayo, na bago nag-work, matry ang ganito, kahit wala kang, basta mabuhay ka lang, pag sumerdo ka, putik. Punta dito, punta doon. No, mas, ngayon mas may walang control ka na sa pera mo nung tumanda ka na. Parang yun, siguro parang meron din tayong, baka meron din talagang konsepto ng parang responsible freedom. Parang ganun. Gumawa ng sariling konsepto. Hindi, parang siguro natuto na tayo. Pero ako, no regrets. No? Ewan ko, may regrets ka ba dun sa sobrang inabuso mo yung pagiging malaya mo? Ako talaga no regrets nung nag-pandemic. Sabi ko, buti na lang. Alam mo yung buti na lang din. Na-enjoy diba, mo to, na-experience mo. In-enjoy ko yung kabataan. Wow. Yung kabataan. Gumala tayo, kumain tayo kung saan-saan, nakapag-travel ako abroad. Yung parang hindi ko inantay na yung... Mawala. O, sino ba makakaisip na magka-pandemic, di ba? Na kahit nga, nawala parang, na sang pera ko noon, hindi ko pinagsisihan. Mm-mm. Parang yun din, yung pandemic siguro parang... Kung mamatay man ako ng pandemic. Oh, gets mo? Oo, tama. Doon mo rin marirealize kasi doon sa pandemic na parang yung mga na-enjoy mo pala ngayon, pwede siyang mawala in just a snap. Oo. 'Di ba? Yung mga kasama mo ngayon, yung mga ano, 'yan, yung mga na-enjoy mo nga. Hindi mo alam kasi yung pwedeng mangyari sa hinaharap siguro. Siguro yun din yung ano, yun din yung pagiging malaya is parang yung parang na-enjoy mo yung bawat araw, yung araw, yung parang you go with the flow kahit pa paano. Yes. Diba? Ang iniisip ko nga, te, paano kaya yung mga nag-ipon sila ng matindi tapos hindi sila nagta-travel? Kasi may mga ganun, di ba? Yung dahil iniisip nila, magta-travel na lang ako kapag may pera ako, ganyan. Mm-hmm. No, tas wala. Parang ako lang yon sa akin lang na perspective na buti na lang din. Parang thankful pa rin ako na before nangyari yung pandemic, marami na akong nagawa, marami na akong napuntahan. Yung hindi ko nga ni-restrict yung sarili ko at in-enjoy ko yung freedom ko nung time na yun. Mm-mm. Pero parang ako dun sa sinasabi mo, no, parang umaano rin na parang yung minsan yung freedom na meron tayo, parang it's sometimes parang nagmumukha na siyang privilege. Oo naman, oo. No? Oo, kasi hindi diba? Lahat may freedom talaga. Diba, yun nga parang sabi mo kanina na feel mo na talagang free ka nung may resources ka, ganyan. Mm-mm. Parang kunyari, yung mga nasa grassroots, parang free naman sila. Free sila, pero hindi nila nagagawa kasi walang resources, walang... So, ayun din. Parang yung privilege ay part din ng freedom. Tama ba? Oo. Actually, sobrang... Ako, nung pinag-uusapan pa lang natin itong topic ng freedom, parang sabi ko, shit, ang lawak privilege. Pala. Ang lawak niya. Nag-try talaga ako mag-research. Intindihin ko ano ba talaga yung freedom sa kanyang independence. Talagang sumakit yung ulo ko. Kasi parang, yun nga eh, walang namang, ang hirap niya i-define. Kasi parang yung kalayaan sa akin, iba yung iba definition sa'yo. Para yun, sa yun iba. Yun din, oo. Diba? So, yung mga kakuda natin, kayo, ano ba yung feeling, ano yung malaya para sa inyo? Kasi ayun yung para sa akin at yung para kay Dustin, na ako malaya ko nagagawa at feeling ko mas magiging malaya ako kung meron pa akong mas maraming resources.
Mm-mm, totoo, totoo. Parang, hindi yung ako medyo ganun din. Saka siguro sana sa akin yung freedom din is yung yun nga, yung ma-enjoy mo yung bawat araw na magawa mo yung mga gusto mong gawin sa isang araw. Yung parang ganun, walang masyadong takot. Na ayun, oo. 'Di ba? Matanggal yung pag nawala, parang medyo secured ka na mabubuhay ka, parang ganun. Yun yung isang parang sa akin, isang definition ko ng freedom. Mabubuhay ka ng maayos, ng masaya. 'Di ba? Mm, yes. Parang hindi naman laging dapat masaya. Mabuhay lang na yung parang may peace of mind, may ganun. Oo, may peace of mind. Yun ang gusto natin. Security. Security and sinisimula ko. Sobrang alto lang yung ating discussion nito. Natin. Oo. Sobrang lawak. Kasi ang dami nating pwedeng ikabit dun sa pagiging sa malaya. No? Diba? Pero yun nga, te, parang sa mga kakuda na nakikinig nito, sige, pag share nyo yung nyo to sa IG stories nyo, ganyan, or i-chat nyo kami, or i-share nyo sa group na paano nyo na-feel yung pagiging malaya. So, baka mag-poll din ako sa ano. Kasi yung last episode, yung sa pagpa-fan, nag-poll ako sino yung mga fina-fan nila. To sinare ko sa stories, kakatuwa. May mga Mark Jen. Sino yung mga fan dyan? May Teme Kimerald, may Mark Jen, Mark Heras, Jeneline Mercado. Popster. Wala bang popster? Walang sumugot eh. Pero may, eto pala, may nag, ano sa akin, may nag-message sa akin na tawang-tawa daw siya sa episode. I-shoutout po siya. Si Kirby, Kirby pala. Na-meet ko siya dati nung ano eh, nung SK pa ako. Kaya sabi niya, hoy, kilala ko yung SK na sinasabi mo. So, sino yan? Hindi ko sasabihin. Tony naman, si Kirby. Hi, Kirby, shoutout. Thanks for messaging me. Na natuwa ka kasi parang fan din daw siya ni Sarah at ng SB19. Hi. And hi kay Kirby. Kala mo ano. Yo, natutuwa kami pag ganun kapag yung sineshare nyo rin yung perspective nyo about dun sa topic namin. Tapos si Ate Anichi, Anito tuloy. Si Anichi, si Bes, yung nabanggit din namin, sabi niya, bakit nyo pa ako shoutout? Charot, mga ganun. Lagi natin siya shoutout kasi co-popster natin si Anichi eh. So, yeah. Ayun, te. Meron ka pa bang ano? About ka. Siguro, ang hirap na masaya din siya pag-usapan. Pero, ayun, feeling ko ang dami pa natin hindi nabanggit. No? Oo. Ang ano kasi nung parang ang daming pasikot-sikot sa meaning at sa ayun, sa meaning ng kalayaan. Yung mga kalayaan mo, kalayaan ko, di ba? Parang ganun. Pero para sa akin, it's more on, yun nga, enjoying the things and doing the things that you love. Parang without compromising yung kakayahan ng ibang tao na i-enjoy din yung freedom nila, di ba? Yun din. Yung mga gusto nila, parang sustainable development din. Yun din. Gusto ko yung sinabi mo na parang yung ginagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin na malaya, pero hindi ka nakaka-apekto sa iba na may naaapakan kang mga tao. Mm-hmm. Di ba parang yung purge? Alam mo ba tama ba? The purge, parang tinanggal pa, yung law. Yung movie yon, sikat yun eh. Paborito yung mga kapatid ko. Kaya parang, ano, pinanood ko rin na parang isang na 24 hours tatanggalin yung mga batas. So, malaya kang gawin lahat ng kaya mong gawin. So, yung iba, te, ang ginagawa, pumapatay, ganun. Patayan siya. May ganun-ganun ba? Kung ako, kung malaya kong lahat ng kaya kong gawin, sasakay ako aeroplano na libre, ganun. Mga ganun. Yung mga ganun lang, oo. Parang hindi para manakit ng iba. Yun nga, yun yung ano ng purge. Kaya hindi ko siya sobrang gusto din. Na parang, ba't ka patay? Parang gagantihan mo yung nang away sa'yo, papatayin mo. Ganun yung movie, te. Baka brutal kasi, kaya hindi ko masyadong bet yung ganun. Ayun. So, ayun nga, na mamuhay ka ng malaya na hindi ka nakaka-apekto sa ibang mga tao or may naaapakan, may nasasaktan kang mga tao talaga. Ganda yes, ba? Tama naman yan. Oo, ang ganda. Gusto ko yung ano, yung gusto ko na parehas lang tayo ng takeaway. Hindi, pero tama naman din kasi yun. Pero siguro, since ano to eh, parang araw ng kalayaan episode. Tingin mo ba, let's end the i-end natin yung ano, yung podcast siguro sa question na to. Lagi itong ano eh, lagi itong tinatanong sa amin nung elementary ata ako, high school. Mm. Tingin mo ba, baka no essay yung isagot mo, hindi naman essay. Tingin mo ba malaya ang Pilipinas?
Hindi, ikaw muna. Tingin mo. Hindi ako magaling sa ganun. Ako nagtanong eh. Ngayon, erase ba ang pandemic? Oo. As a country, wag yung pandemic. Yung pandemic kasi ano talaga, ano na siya, parang medyo yun na yung nag, ano sa atin talaga na nagtanggal ng konting kalayaan na meron tayo. Ikaw, dali. Alam mo, hindi ko siya masyadong pag-iisipan sa buhay ko na malaya nga ba tayo. Pero kung iisipin, kasi ako, personal, parang malaya naman ako. Pero yung yung mga yung buong bansa nga, tapos yung mga napapanood mo sa balita at yung presidente nating, kung DDS ka, mag-unsubscribe ka, pero jurits talaga ako sa mga DDS at yung mga paano niya na rules niya na questionable, tapos yung pagpasa ng terror bill. Parang somewhat malaya na nakakaboto tayo, pero di ba parang ano din yun, isa rin yung ano ng freedom, yung nakakaboto ka. Pero ang dami, feeling ko ang dami pa rin butas ng mga batas natin. Tapos pinaghaharian pa rin tayo ng mga hindi magagaling na leaders. Yes. Parang na, ano no, parang ang iba pa, kapwa mo yung sumakop sa'yo, parang ganun. Oo, iba pa to eh. Parang iba pang usapan to na about politics. Pero in overall aspect of the Philippines. In overall. Overall, mali ata yun. Oo. Makakalaya ang Pilipinas pag hindi na si Duterte ang presidente at hindi isang Duterte pa ang namuno sa Pilipinas. Kaya bumoto tayong lahat sa darating na eleksyon. Na, tama na. Parang yes, naiiyak ako kasi nakaka-frustrate. Nakaka-frustrate yung mga nagaganap. Yung mga patayan, yung mga... yun te. Parang, as a person, dahil hindi naman ako masyadong naapektuhan, parang akala mo malaya, pero pag nilawakan mo pa yung paningin mo, yung mga nangyayari sa bansa, hindi pa talaga. Saka yung iba pang apektado. Pag nakita mo pa yung iba pang apektado talaga. Oo. Kasi pwede kasi ako lang te, wala naman akong pake dyan. Totoo. Pero kung may care ka din talaga. Totoo. That's me. So ikaw naman te, sa tingin mo, malaya ba ang Pilipinas? Sa akin, yes and no eh. But yes, kasi yun nga, parang may option tayo eh. May option pa rin yung Pilipino. Tapos, yun nga, yes, kasi na namumuno pa rin naman sa atin ay Pilipino, parang ganun. Pero no, kasi ang daming threat. Ang daming threat dun sa kalayaan natin. Parang ngayon, nafe-feel mo na hindi ka secured. Nafe-feel mo na parang anytime, pwedeng may mangyari sa'yo. Tapos, siguro isang ano ko dun sa na hindi rin tayo malayo is parang ikaw kunwari as a tao, as a person, 'di ba? Parang alam mo kung ano yung mga meron ka na bagay, 'di ba? Kung ano yung, kumbaga alam mo yung mga pag-aari mo, yung mga ari-arian mo. So alam mo kung hanggang saan lang yung boundary dapat ng ibang tao para gamitin 'yan. Pero nang nangyayari kasi sa atin, tayo alam natin na atin tong mga kayamanan na to. Pero hinahayaan natin. Siya din, oo. Naiinis ako. May hinahayaan tayong ibang tao, ibang bansa, na makinabang dun sa kayamanan natin na yun. Tapos yung namimigay pa nun. Kapwa mo. Oo, ang nagiging resulta, saka ang nagiging resulta pa, ang daming kapwa Pilipino natin, yung parang napagkakaitan, na pagkakaitan na i-enjoy yung resources na yun. So parang doon pa lang makikita mo na para naaabuso yung naaabuso ng ibang bansa yung kalayaan nila. Parang naaabuso na in a way na apektuhan yung bansa natin. Na hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan pumapayag natin. Oo, pumapayag tayo. And yun, hindi ko alam kung yun sabi may ginagawa, pero parang sana ano makita natin talaga kung ano yung ginagawa at magkaroon ng magandang resulta. Pero yun nga, sa plus isa pa, siguro kasi yun nga, yung may mga pinuno tayo na ako, ang name drop ko no, ikaw pinuno. Oo nga eh. Oo. may mga leaders tayo na ano na yung parang sa ano nga sa kanta ni Glock 9 no, na parang ano, yung mga nakaupo, ano, nakatingin lang sila kasi parang sa salamin sila nakatingin. Ang nakikita lang nila yung sarili nila, pero hindi nila nakikita yung mga ano, mga tao sa baba. Yung mga taong naghihirap talaga.
So parang meron din tayong mga meron ding mga ano, mga ganung Pilipino na parang hanggang dito lang yung tingin, pero yung nasa ibaba nila, hindi nila nakikita. So, yun yung tingin. Kaya feeling ko, hindi rin tayo malaya. And hindi rin tayo independent kasi sobrang dependent natin. Kasi kung independent tayo, parang wala nang libo-libong tao yung mangingibang bansa. Nandito na lahat ng resources. Yes. At kung independent tayo, hindi trillion-trillion yung uutangin natin. Hindi yung mga kaapu-apuhan natin yung magbabayad ng pinagkakautangan natin ngayon. So, yun, sana dumating nga yung panahon na totoo ng malaya tayo at totoo ng independent ang bansang Pilipinas. Nayak ako. And mangyayari lang yun para sa akin. Mangyayari lang yun. Kung yun nga, magkakaroon tayo ng maayos na mga pinuno. Na yung mga pinuno na, yun nga, na hindi sa salamin nakatingin. Kundi nakatingin sa buo. Mula taas hanggang ibaba, nakatingin sila. Yun. Parang sabi ko nga, parang yung pag sinabing di ka malaya, parang kang nakapiring. Kasi ngayon parang ang daming Pilipino, yung nakapiring na, nakapikit pa. So kahit tanggalin mo yung pagkapiring nila, nakapikit pa rin sila. Hindi mga DDS. hindi pa rin nila nakikita yung ano, totoong sitwasyon at yung realidad. Yun meron lang, talaga para sa akin, nagbubulag-bulagan din talaga. Oo, nagbubulag. Kasi ngayon... Dahil nakaka-benefit sila doon. Oo, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nakabusal pa yung bunganga. Diba? Yun yung andaming ganun. So sana... Ano, sana ngayong darating na since ano naman araw ng kalayaan. So malaya tayo sana yung mga iniimbitahan natin yung mga kabataan na magparehistro syempre, magparehistro this coming para sa election sa 2022 and bumoto ng maayos. Bumoto yes. At suportahan yung kandidato. Suportahan in a sense na simula ikampanya nyo yung mga kandidato na sa tingin nyo ay karapat-dapat maupo at mamuno sa atin hanggang sa iboto nyo. Yun. Huwag nyo ipagbili yung boto nyo. Huwag natin yes. Ipagbili yung boto natin. Kasi yung isang boto na yan, it can change our lives. Hindi lang yung buhay natin, kundi buhay ng mga susunod pang henerasyon. Diba? Alam mo yung feeling ko nga. Di ka nakasalita. Ang galing. Na-emotional ka na. Na-emotional ako na parang nakakapanghina nga. Yung mga nangyayari sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero, sige, habang may botohan, habang may election, may pag-asa. Mm-hmm. Sana talaga. Kasi grabe. Alam mo yung feeling mo? Hindi pa tapos. Kala ko closing na. Mm-hmm. Feeling ko talaga para tayo nagbumalik sa yung mga dati. No, mm-hmm. Kala mo paunlad na. Tapos biglang, na ganun eh. Kaya yun nga, bumoto tayo. Tapos pag-isipan natin yung iboboto natin. Na huwag tayo magpag-isipan mabuti. Tama na yung mga trapo talaga. Tama na. Mm-hmm. Ay, saka para talaga mas malaya na ang Pilipinas. Bawat isa sa atin kasi parang kasama tayo sa sumusulat ng kasaysayan ng bansa. So, thank you talaga. Ang galing mo. Yun, di ba? Siya nga pala ang producer ng episode na ito. Kaya ako yung mema lang. Hindi, parang yun talaga eh. Parang yun yung na-realize ko na bawat isang Pilipino may contribution sa kasaysayan. Di man tayo talaga... Hindi man kasama yung pangalan talaga natin sa kasaysayan na yan. Meron kang contribution sa mangyayari sa bansa mo. True. And kung gusto mo maging malaya to, kailangan mong gumawa. Kailangan mong umaksyon. Para sa at sarili mo, para sa mga sa pagboto mo pamilya. Sa darating na election. Yes, na 2022. Yun, huwag tamarin. Ang daming tao na sinatamad. Saka hindi yung mentality kasi may mga mentality kasi na hindi naman ako boboto kasi wala namang mangyayari. Yun, oo. Kasi ito rin naman yung mananalo. Parang ganoon, hindi, wag yun. Yun nga, karapatan mo yun eh. And yun, isa yun sa privilege mo na bilang isang malayang bansa, 'di ba? Yung karapatan mong talaga. Mamili kung sino yung mamumuno sa atin. So, yun, exercise our rights. And vote wisely this 2022. All right.
ako talaga, thank you Dustin for producing this episode. Ang dami ko ring natutunan sa'yo. Dami kong parang, oo nga, no, I need to revisit our history. Tapos, basta marami pa akong mga gustong gawin din dahil sa usapan na to. At kayo din, mga kakuda, kung natuwa kayo, i-share nyo yung mga thoughts nyo on this episode sa @kudaserye on Instagram or... Or, syempre, makisali sila sa ating ano after podcast, yung Kudaserye after podcast Facebook group natin. Pwede tayo doon magkaroon discussion. Very interesting tong topic natin. Uh-oh. Sobrang gulo lang. Para sa akin, sobrang gulo kasi sobrang lawak. Pero I think we ended it with a bang. With a bang. Hindi, oo nga. Thank you talaga for producing this episode. At... ayun nga, gusto rin namin, pwede ka na mag-post doon sa group natin, ginawa na kitang admin, so you can start a conversation there. At yun nga, if you like this episode, please follow Kudaserye on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Click nyo yung follow sa Spotify. At meron na tayong 200 followers. Happy ako doon. Wow, congratulations sa atin. And sana dumami pa yung mga kakuda natin. And yun, kung may mga topics din siguro sila na gusto nilang i-discuss natin, pwede nilang i-share sa atin sa Facebook at sa Instagram mo, sa Kudaserye Instagram. And of course, pwede rin silang mag-shares ng mga thoughts nila, mga kung may mga letters sila, kung may mga tula sila, pwede nilang ipadala to sa atin. Saan nga nila to pwedeng ipadala, Jess? Dustin, dito nila pwedeng ipadala. Sa kung naririnig mo to, entries, send your kung naririnig mo to, entries to tinyurl.com/kudaserye_knmp. At you can also watch this video on YouTube. Just subscribe to my channel, Jazz Aberidia. Yeah, so excited ako marinig just talaga yung mga messages or may mga letters or baka may mga tula yung mga kakuda natin na gusto nilang basahin. And yun, tingnan natin kung paano tayo iikot yung discussion natin or yung kwentuhan natin or kudaan natin dun sa mga materials or mga letters or kung ano-ano pang marireceive natin from our kakuda, di ba? Excited ka ba sa ganun? Yes, gusto mo ba yun? Oo. Sana may mag-send na. Wala pa. Pwede nating simulan sa'yo. Meron ka ba mga... At saka ikaw din. Meron tayo, di ba? Oh, sige, next time. So, ayun lang. Thank you for watching or listening to this episode. Bye! And thank you, Dustin, for producing this episode. Very good. Ang ganda. Thank you also. Ang saya. Bye! Hi, Kakuda! Isa ka rin bang podcaster katulad ko? Alam mo ba na pwedeng tayo ditong kumita sa pagpapodcast na ito? Alam mo yan? Kung hindi mo pa alam ito na, sinasabi ko na sa'yo. At kung gusto mo rin mag-earn kahit konti lang from podcasting, mag-join ka na sa Podmetrics. Pumunta ka lang sa podmetrics.co at doon mo makikita ang ibang mga brands na naghahanap din ng mga podcast katulad ng Kudaserye kung saan pwede nila tayong gamitin. Gagamitin lang nila tayo ganun sa pagpapromote ng mga products at pwede silang makipag-partner sa atin at tayo din ay pwedeng maghanap doon ng mga brand partners. Ano pang hinihintay mo? Use my code Kudaserye. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Podcast.